Hello mga sir, ngayong araw na to pag-uusapan natin is about tambucho. Disclaimer lang pala, itong mga tips na bibigay ko, kung ikaw ay naka-big bike na 2-cylinder pataas, itong mga tips ko hindi para sa'yo. Ngayon, kung ikaw naman ay naka-kotse na malaki ang makina, like 2.0 pataas, hindi ka rin kasama dito sa tips na to. Ibig sabihin, kahit magpalit kayo ng tambucho, eh hindi kayo maapektuhan ng mga bagay na pag-uusapan namin dito. Let's go! Ito kasi yung palaging tinatanong nyo sa akin or tinatanong ng mga gusto mag-modify ng mga motor nila. Kung ang motor nila is stock engine, anong aftermarket pipe ang pwede? So, ako actually mga sir, hindi ako nagre-recommend na magpalit ang isang motor na may stock engine para magpalit ng aftermarket pipe. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga factors na nakaka-apekto kapag nagpapalit ka ng tambucho. Unang-una yung tinatawag natin na wind velocity. Wind velocity sa Tagalog, ibig sabihin yan yung bilis ng paglabas ng hangin, bilis ng paglabas ng usok na nakikreate ng makina mo. Yun yung wind velocity. Pangalawa is yung resistance to flow. Okay, yung resistance to flow, ibig sabihin yan is yung pagsakal, yung pagiging sakal ng paglabas ng usok mo kasi hindi rin masyadong maganda na masyadong buka, hindi rin naman masyadong maganda na masyadong sakal, kailangan nasa gitna lang. Okay, resistance to flow. Tapos yung tinatawag natin na exhaust sound, talagang social, exhaust sound. Exhaust sound, yung tunog. Tapos yung pang-apat is yung tinatawag natin na performance increase. Let's go! Aral na tayo. Yung una nating pag-uusapan ay yung tinatawag natin na wind velocity. Yung wind velocity, ang ibig sabihin niyan is kapag meron kang isang tubo, for example, ito yung una nating tubo, ito yung pangalawa nating tubo. So, yung isang tubo, makitid, sabihin na natin ito yung stock. Tapos meron ka isang tubo ngayon na mas malaki. Ito naman yung aftermarket. So what happens here? Ibig sabihin, paglalabas na yung usok mo mula dun sa makina, papunta dun sa tambucho mo, pag maliit yung iyong pipe, mas mataas ang wind velocity niyan. Ibig sabihin, mas mabilis lumalabas yung hangin. Ngayon, pag ganito naman yung aftermarket pipe mo, paglalabas na yung usok ng makina natin dyan, mas mababa naman yung wind velocity natin. Okay, so anong gagawin ko? Gagawa ko ng experiment para mapakita sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng mas maliit na tambucho or mas maliit na exhaust diameter as compared sa isang mas malaking exhaust diameter gamit to. Okay? So for example, ako yung makina. So ang gagawin ko is ilalabas ko na yung hangin ko. Ang una kong gagawin is aftermarket muna. Ibig sabihin, mas malaki yung tubo. So ako yung makina. Ito yung tambucho, tama? So, ito. So, ang gagawin ko is, ilalagay ko itong parang papel na to sa tapat ng aking torotot. Okay? So, again, stock yung makina ko. Ito yung aking exhaust diameter. Tinan nyo, ha? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Kita nyo? Ngayon, babaliktarin ko naman. Ito yung exhaust diameter ko, which is stock. Tignan nyo yung mangyayari dito sa papel, ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doon sa experiment na yun, nakikita nyo na hindi ibig sabihin na mas malaki yung tubo, eh mas mabilis nakakalabas yung usok mo. Actually, sa makina kasi, ang kailangan natin is ma-expulse or mailabas natin yung usok na madumi sa makina para yung hangin saka yung gasolinang papasok dun sa iyong makina is malinis. Wala dapat bahid ng usok dun. Ngayon, kapag ginawa mo yung tambucho mo na sobrang laki o sobrang taba, yung gusto mong ilabas na hangin, okay, nakita nyo yung effect, yung ibang usok dun hindi nakakalabas ng sobrang bilis. The reason is you have very, very big exhaust diameter. Pero pag ganito yung tubo, at gusto mo siyang ilabas, kita nyo yung wind velocity nung kanina, labas agad. Kasi yun yung difference ng mas makitid na
exhaust diameter as compared sa mas mataba na exhaust diameter, yung wind velocity. Pero, kung ikaw naman ay magkakarga ng makina, lalakihan mo yung makina mo, tapos lalagyan mo na mas malaking tambucho, better yon para yung usok na gusto mong ilabas, ay eh, mailalabas mo ng maayos. Dahil nga, mas malaki ka ng usok dito para ilabas yon. Tamang-tama lang. Yung tinatawag nating resistance to flow. Yung ibang tao, mas naiintindihan nila to sa term na back pressure. Ibig sabihin, kung meron kang tubo, tapos lalabas na yung usok mo, okay? Kailangan, pag lumabas yung usok mo, merong konting pagkasakal. Okay? Hindi ibig sabihin na dapat masyadong sakal, hindi rin ibig sabihin niya na dapat yung back pressure mo ay pagkalaki-laking ganyan. Okay? Ibig sabihin, pag lumabas yung usok mo, sobrang lakas. Okay? Kung baga sa torotot na to, wala na siya masyadong resistance to flow. Hindi katulad pag ganito, pag dito ka hihinga sa kabila, mas malakas yung hangin na nakikreate niya. Meron talaga tayong tamang size ng tubo para makapag-create ng tamang back pressure. Hindi maganda yung back pressure na sobrang lakas, sobrang restricted. Hindi rin maganda yung back pressure na sobrang lamya. Ang term natin dito, sobrang sungaw. Kailangan tama lang. Kaya nire-recommend ko talaga sa inyo, kung stock engine lang kayo, stock pipe lang talaga para magkaroon kayo ng magandang resistance to flow or magandang back pressure. Exhaust sound. So, sa exhaust sound, syempre, mas maliit na tubo, mas mahina ang tunog. Number two, pag mataba naman to, definitely, actually common sense naman to eh, mas malakas yung tunog. Okay, so gagamitin ulit natin to para i-demonstrate natin. Stock pipe, stock engine. Hello, 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 hello. Stock engine, aftermarket na pipe. Hello, 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 hello. So actually, pag naka-stock engine ka, tapos nagpalit ka ng tambucho, ang pwede mo lang talagang actually mag-gain is higher exhaust sound or louder exhaust sound. Other than that, forma, aesthetic purposes para magkaroon ka ng magandang physical appearance ng motor mo. Pero ito pala, pag nagkabit ka daw ng tambucho, is madadagdagan ka ng engine performance. Dito, pag-uusapan ko lang yung mga medyo malinyong paniniwala regarding sa performance increase pag nagpapalit kayo ng tambucho. Una, pag nagpapalit kayo ng tambucho, nawawala yung tinatawag natin na low-end torque. Okay, given na hindi ka magpapatuning, ha, nagpalit ka lang talaga ng tambucho. Wala kang ginawang iba sa motor mo, kundi nagpalit ka lang ng tambucho. Low-end torque is yan ang responsible sa acceleration. So, ibig sabihin, pag nagpapalit kayo ng tambucho, nawawala yung low-end torque. So, ibig sabihin, itong low-end torque nyo, nababawasan. Yung performance increase na sinasabi nyo pag nagpapalit kayo ng tambucho, hindi yun actually totoo. Kasi, yung low-end torque, yung arangkada na dapat meron yung motor nyo, nawawala. Pangalawa, additional top speed. Dito ako medyo may agreement eh. Pag ratrata na, pag sagaran na kayo ng throttle, yung malaking tambucho, it will have a better effect on your engine. Kasi ibig sabihin, mas nakakahinga yung makina. Mas nalalabas niya yung dapat niyang ilabas. Mas free na nakakalabas yung dapat na lumabas. Kasi nga malaki yung tambucho. Ngayon, itong additional top speed, this is very minimal. Kasi kung nasa area naman kayo na talagang sobrang lawak ng kalsada nyo, may effect talaga yan para sa motor nyo. Kung hindi nyo naman masyadong iniintindi yung arangkada. Pero usually dito sa Metro Manila, pag city driving or pang dito-dito mo lang yung motor mo, pang ikot-ikot mo sa Quezon City, sa Caloocan and so on, tapos naka-stock engine ka lang, masasacrifice yung arangkada. Pag aarangkada ka sa stoplight, aarangkada ka sa bus, mag-o-overtake ka sa ganito to ganyan, naapektuhan yung low-end torque. This is actually just basic reasoning ko. Ayoko nang mag-dive into further technical details why I don't recommend aftermarket pipe sa stock engine. Ngayon, ganito. Gusto mo pa rin magtambucho. Itong mawapayo ko sa'yo. Unang-una, pwede ka magpakalkal. Okay? The kalkal will give you additional louder sound. So, kung gusto yan ang habol nyo,
louder sound. Tapos pangalawa, eh medyo magkakaroon kayo ng buka. Bigger exhaust diameter. So ang nangyayari kasi sa kalkal mga sir, is imbes na nilalakihan yung diameter, itong mga area na to, para nilalagyan nila ng butas yan, para mas free-flowing yung hangin mo. So ito yung stack na tambucho mo, ang ginagawa is lalagyan ng mas maraming butas. So you still retain yung tinatawag natin na exhaust diameter, pero in effect, parang lumaki yung diameter mo kasi nga nagkaroon ka ng mga butas dito. Yung pangalawa is pipe that has the same exhaust diameter. Ibig sabihin nito, kung may mabibili kayong tambucho na kapareho talaga nung exhaust diameter, tapos meron siyang kalkal sa loob. Kumbaga, yung mga ganun kasing tambucho, yung mga ganito. Ano yan eh, may kalkal na sa loob. Yung mismong muffler niya, may mga butas na yun dun sa loob. Tapos pangalawa, maganda na yung tunog niya. Pangatlo, maporma na siya. So ano-ano ba yung mga brand na ganun? Alam ko, meron si Exos. Ano ba yun? Yung ganitong Exos. Alam ko, meron to. Alam ko, meron din si Apido. Alam ko, meron din si WF. Hindi ako sure, ha? Double check nyo na lang. But the point is, hanap kayo ng tambucho with the same exhaust diameter. Okay ba mga sir? So sana may natutunan naman kayong bago dito sa quarantine vlog natin mga sir regarding tambucho. Kung meron kayong tanong, comment down below. Siyempre huwag nyo kalilimutan na mag-like, share, subscribe mga sir. Yun lang. See you later. Adios. Babush. Yes sir. Bye.